Good morning, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Alam niyo po ba ngayong buwan ng Hunyo inoobserba ang tinatawag nating We Advocate Time Consciousness and Honesty Month. Layon po nitong ipromote ang punctuality, kaya naman anuman ang inyong lakad, huwag magpapahuli and be on time. At dito nga, no, inaasahan nga natin sa Metro Manila yung mga pag-ulan, mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sisilipin natin yung forecast ng pag-asa para sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So batay nga dito, inaasahan naman natin itong mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito yan sa ilang bahagi nitong Luzon. Ang temperatura natin for Metro Manila sa pagitan niya nitong 26 hanggang 33 degrees Celsius. For Puerto Princesa naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Same weather condition tayo sa bahagi nitong Legazpi, pati na rin sa Tagaytay, Olongapo, Baguio, Tuguegarao at Salawag. Inaasahan lamang ang mga pag-ulan, kaya huwag kalilimutan magdala ng payong saan man ang inyong mga lakad. For our viewers naman in Visayas, good weather condition din ang naghihintay for Metro Cebu, Bacolod hanggang sa Iloilo at pati na rin sa Tacloban. Bagamat mainit ang panahon, posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa latter part of the day. For Mindanao areas naman, dulot nga nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone ng mga pag-ulan sa bahagi nitong Metro Davao. 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Mas maaliwalas naman ang panahon for Zamboanga and for Cagayan de Oro. Ang agwat ng temperatura sa ating mga nabanggit na lugar sa pagitan niya ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. At para mas kumpleto ang iyong paghahanda bukod sa lagay ng panahon, dapat ready ka rin sa kalidad ng hanging naghihintay sa iyong paglabas. Narito ang datos mula yan sa DENR. So batay po dito, as of 5:54 ngayong umaga, nakapagtala pa naman ng good air quality yan ay sa Caloocan, Mandaluyong at sa Pasay. Sa kaparehong oras, good air quality rin ang naitala sa Pasig at hanggang sa San Juan. Sa Navotas naman, mayroon ng fair air quality as of the moment. Fair air quality din para naman sa Las Piñas, Makati at Zapateros. Tag-init man o hindi dito sa ating bansa, dapat nga tayo maging alerto dahil ang mga sakuna gaya ng sunog ay walang pinipiling pagkakataon. Katulad nga nitong balitang tampok sa ating World News, 64 patay nga yan sa wildfire sa Portugal. Batay sa ulat, Sabado pa noong sumiklab ang sunog sa magupat na bahagi ng Figueros dos Vinhos Road at sa laki nga ng apoy umabot yung lagablab nito sa kalsada kung saan natrap nga yung mga nasawi sa loob ng kanika nilang mga sasakyan. 30 motorista, kabilang na nga yung 4 na taong bata ang nasawi at mahigit nga sa iba pang numero yung nasugatan mula yan sa mga kabahayan na inabot na rin ng apoy. Tinatayang nasa 1,600 na mga firefighters yung nagtulong-tulong para maapula nga itong nasabing sunog na ayon sa Prime Minister ng bansa ay worst tragedy in terms of human life. Matatanda ang nagdeklara na rin ng 3 araw na national mourning o yung pagluluksa kaugnay ng nabanggit na insidente. Isa sa mga weather systems na umiiral kapag buwan ng Hunyo ay ang tinatawag nating ridge ng high pressure area. Ano nga ba ang weather system na ito? Narito ang isang napapanahong kaalaman. Ang Ridge of High Pressure Area ay bahagi ng isang weather system kung saan mas mataas ang atmospheric pressure kumpara sa paligid nito. Sa ganitong kondisyon, kakaunti ang ulap na nabubuo, kaya mas maliit ang tsansa ng pag-ulan.
Ngunit dahil wala gaanong ulap, wala rin nagsisilbing lilim sa himpapawid, kaya nararanasan ang mainit na panahon. Madalas itong nagiging dominante kapag tag-init sa Pilipinas. Kabaligtaran ng epekto ng low pressure area, dala nito ang magandang panahon sa ating bansa. Ang high pressure area ay kadalasan ding nakakaapekto sa track ng isang weather disturbance. Maaari kasi itong humarang sa daan na tinatahak ng bagyo. At eto na, sa mga kanina pa nag-aabang, silipin naman natin ang ikalawa sa mga larawang tampok sa ating segment na Photos of the Day ngayong umaga. Ito po ay larawang mula kay Marmik Julian. Kuha po ito mula naman sa Batangas. Ang tawag niya, mga bundok sa Batulao. Ilang bahagi nga nitong Luzon na makakaranas ng water interruption. Narito ang abiso mula sa Maynidad.